Hi everyone, this is Drew once again at welcome back sa ating channel. So I would like to commend everyone yung sa patuloy ng mga nagwa-watch ng ating video. Thank you so much. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, please do hit the subscribe button at yung ating notification bell para lagi kayong notified at anytime meron tayong uploaded na video. So I really do apologize for such a long time, hindi tayo nakakapag-upload ng video for some personal reason na I need to rest din kasi I need to undergo for something. I need to undergo for something na ni-require sa akin ng aking doctor. And eto na nga, I already got the result. It's actually a laboratory for every quarter laboratory for me to figure, offer them to figure out, and also to for them para to monitor yung ating condition, since meron nga akong elevated na hypertension. Tapos medyo nung last kasi na session namin, meron siyang nakita na medyo mataas yung cholesterol ko. So I asked the doctor if they can or if she can provide me sa medication for my cholesterol level, and it worked based doon sa aking lab results. Yung SGPT, SGOT ko, it's normal. Creatinine level, it's normal. Yung cholesterol level ko is normal kasi dati nag-above siya 6.8. So ngayon mga nasa 5 na lang siya. Tapos yung ating ano pa ba, yung sugar level natin medyo at risk na dati kasi meron kaming lahi for diabetes. So parang nasa borderline na siya for stage 1. So I'm happy na normal na din siya. And sa mga magtatanong or sa mga nagtatanong kung ano yung tinitake ko na gamot for my hypertension, meron akong nabibili sa Watson. Ayan, sa Watson yung binibili ko kasi medyo combination kasi siya, ang hirap niyang hanapin. So nakakita ako ng Watson brand na gamot. It's amlodipine losartan 50/5, yun yung binibili ko, na may pag isang box nakaka-discount ka. Kaso siguro madami na ngayong nakakita ng mga ganun kasi ang hirap na ngayon makabili. Minsan pagpunta ko doon out of stock, so hindi ako nakakabili. The good thing, meron akong kasabay na iniinom na gamot for my cholesterol. Ito yung inisyo sa akin ni doctor. Ayan, it's kung mababasa nyo, kung nababasa nyo lang ha. Parang baliktad kasi pag nandito, diba? It's phenostat. Phenostat atorvastatin calcium phenofibrate, 30 capsules. So yung inalo lang sa akin is 200, ang taas nun na 200, 20 mg/160 mg na film coated tablet kasi combination din to ng atorvastatin at phenofibrate. So ito, wala nitong, ang walang nabibili nito na generic, so branded. So ang price talaga niya is nasa 27 pesos. So 90 days ko siya ininom. Meron pa akong natitira siguro mga 20 days na naiinom. Naiinumin pala. So as per my observation, malaki yung naikitulong niya. Sa sobrang ka-excitedan ko nga na nakakuha ako ng passing grade sa aking lab results, as napakain ako ng sangyupsal. Yun. Buti na lang may gamot, diba? Malaki na itulong ng gamot. So, napakain ako ng sangyupsal. So, tuloy-tuloy ko lang yung pag-inom ko, and then, schedule na lang ulit ako for visit sa doctor. Hopefully, by end of January. Hopefully, hindi ko pa rin masabi kung kailan. Kasi, nga, tumataas yung ating mga cases. So sa lahat ng nadyan, ang mga lumalabas, be mindful pa din, always wear mask if possible na pumunta kayo doon sa mga matataong lugar. Be cautious of using alcohol, and then yung ating face shield lalo na sa mga public places. Okay lang naman mag face shield kayo. Ayan. At least papara naman sa pinaka-safety nyo na din. Hindi nyo din naman kasi masasabi. So,
ayun, schedule ko na lang siya. Hopefully, maging okay lahat. And then, I'll ask the doctor na din consent. If in any case, pwede naming stop yung other medication ko for hypertension and then mag-stick na lang ako dito para hindi masyadong mag-gastos kasi masyadong madugusable sa ang ating maintenance. Pero it depends pa rin naman sa magiging feedback ng ating doctor. Pero I'm sure na magiging happy yung aking doctor sa kinalabasan ng aking lab results. And then I'll ask na lang again another request kasi every quarter ko nga siya ginagawa. So I'll ask na lang again another request para at least after 3 months i-check ulit namin kung may changes, kung bumaba ulit siya or na-maintain ko yung passing grade sa ating lab results. Hopefully na-maintain ko naman siya. Sa mga nagtatanong saan ako nagpapalaboratory, actually pwede naman sa lahat basta may mga clinic na ano. Kasi ako ginagamit ko kasi is health card. So, meron akong health card. So, yun yung tinitik advantage ko ng paggamit noon. So, sa mga walang health card, may nabibili sa online, sa Shopee on Lazada, may nabibili na mga prepaid health card. Kung wala talaga kayong ganun, medyo pricey nga lang siya for at pag last check ko nasa 3,000 plus. Pero good for 1 year na siya. Kasama din yung parang hospitalization. Pero yun naman yung ayaw natin mangyari. Di ba? Ma-hospital ka. Ang kailangan lang naman natin is magamit natin siya for check-up. Pero meron din naman mga clinic like yung mga TPG, generica. Yan. Minsan nag-ano sila ng mga schedule na packages for your blood extraction. Ayun. So, I would ask na kung makakita kayo ng ganun, huwag nyo nang itumpik-tumpik. Take time. I know it's a deduction for your daily expense na magagamit nyo na yun for some purposes. Pero, it's actually for your health din naman. So, huwag na nating ipagpalit. It's for you naman. It's not for anyone. It's for yourself. It's for your own good din naman. So, ayun. And again, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko, please do hit the subscribe button and yung ating notification bell para ma-notify kayo at anytime meron tayong uploaded na video. So, thank you so much for watching this video. I hope you've learned something positive, something engaging, or something new with this kind of conversations that we have. I know very minimal lang ako nakakapag-upload, pero I'll try my very best na makapag-upload ng mga new conversations with you. And stay safe pa din po tayong lahat, okay? Thank you so much and bye-bye. Take care.